Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sportrack PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang alas ng Boston Celtics para manalo sa kanilang serye sa NBA Finals laban sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang 3-team trade na pwede nang gawin ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng napag-usapan natin mga katrops, medyo balance lamang nga po ang matchup ngayon ng Dallas Mavericks at Boston Celtics sa kanilang serye sa NBA Finals. Sa katunayan, pareho rin naman nga po silang may dalawang superstar na sina Luka Doncic at Kyrie Irving ng Mavs laban kina Jason Tatum at Jaylen Brown ng Boston na pare-pareho rin naman nga po nagdatala dito ng malalaking numero. Maliban na rin nga po dyan ay pareho rin naman nga po silang may hawak na napakagandang momentum matapos maging madali lamang sa kanilang i-close out ang kanilang mga serye sa Eastern at Western Conference Finals. Pareho rin naman nga po silang may mga reliable na mga role players sa kanilang starting lineup at maging sa kanilang bench kung saan meron nga po sila dito mga shooter at big man, kaya inaasahan nga po na magiging mainit at dikit nga po ang kanilang bakbakan sa kanilang mga laro sa NBA Finals. Ngunit ayon nga po mga katrops sa naging pahayag ng NBA analyst na si Kendrick Perkins, kung siya nga daw po ang tatanungin ay inaasahan nga daw po niya na magkakampyon ngayong season ang Boston Celtics. Bagamat man nga daw po walang sino man sa Celtics ang kaya magpahinto kay Luka Doncic, ay kakayanin pa rin nga po nalang manalo since hawak nga po nalang best starting 5 sa buong NBA. Isa pa, nagbabalik na rin naman nga po sa kanilang lineup ang maituturing na game changer sa kanilang serye na si Kristaps Porzingis. Gayong sigurado nga po na ma-outplay nito ang mga players ng Dallas Mavericks at kapag nagawa nga po niya iyan ay expected na makukuha na nga po nila ang kampiyonato. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang 3-team trade na pwede nang gawin ng Los Angeles Lakers. Base nga po mga katrop sa ibinulgar na balita ni Jovan Buha ng The Athletic, disidido nga po talaga ang Los Angeles Lakers na gumawa ng isang malakihang trade ngayong offseason. Sa katunayan, meron na nga pong inilabas na 3-team trade na pwede nga po nalang gawin sa lalong madaling panahon kasama ng mga kupunan ng Atlanta Hawks at Toronto Raptors na pareho rin naman nga pong magiging agresibo sa pakikipag-trade talk sa iba't ibang mga kupunan. Bali dito nga daw po mga katrops ay makukuha ng Atlanta Hawks sina Austin Reeves, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Jalen McDaniels, isang 2028 first round pick swap, isang 2029 first round pick at isang 2031 first round pick na pare-parehong mula sa Los Angeles. Masusungkit rin naman nga po dito ng Toronto Raptors sina D'Angelo Russell, Jalen Hood-Giffino, Garrison Matthews, isang 2030 first round pick swap mula sa Los Angeles at isang 2025 second round pick. Habang Los Angeles Lakers naman nga po ay makukuha na dito sa wakas sina Trae Young at Kelly Olynyk na pareho rin naman ngang matagal na nga po nalang target na masungkit na mga nagdaang taon pa sa NBA. Paalala ko lang mga katrops, isa lamang nga po itong trade proposal. Pero kung kayo nga po ang tatanungin, payag ba kayo sa nasabing move na ito ng Los Angeles Lakers? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.